alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumusta kayo mga friendship? Anyway, maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Ajmal Batingolo Channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pa inaantay mo? Subscribe ka na. And don't forget to click the small tiny bell para lagi ka updated sa mga video na ginagawa ko. Thank you and shukran jazilan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang pinakamalaking biyaya na dapat natin ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ising buhay pa tayo. Natulog tayo kagabi, tas nagising tayo na okay tayo. Kasi may oras pa tayo para humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at para gumawa pa ng mga kabutihan sa abot ng ating makakaya. Alhamdulillah. Okay mga friendship, ngayon ay month of Rajab, Rajab 5 in Islamic calendar. So alam naman natin in Rajab, Shaaban, Ramadan, malapit na po ang Ramadan, inshallah, di ba? Mahigit isang buwan na lang. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag ganitong sumapit na ang month of Rajab, is lagi niyang ipinagdudua o laging kasama sa mga panalangin niya ang Allahumma barik lana Rajab wa Shaaban wa ballig na Ramadan. So ugaliin po natin gawin din yan sa tuwing magdadasal tayo. Lagi natin isali sa mga dua natin ang Allahumma barik lana Rajab wa Shaaban wa ballig na Ramadan. Okay. So for today's video is i-share ko sa inyo ang mga dapat nating gawin ngayon na lalapit na ang Ramadan. Insha'Allah, Allahumma amin, sana umabot tayo doon na okay tayo lahat, na healthy tayo, na wala tayong mga sakit para magawa natin ang makagawa tayo ng magagandang ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Number one is ang pagbabasa ng Quran. Kung hindi ka pa marunong magbasa ng Quran, mag-aral ka na paano matuto magbasa ng Quran kasi mahaba pa ang oras mo para pagsapit ng Ramadan marunong ka na magbasa ng Quran at pwedeng sa isang buwan sa buwan ng Ramadan is mabasa mo lahat yung Quran na yan. So kung hindi ka pa marunong magbasa ng Quran, mag-aral ka na ngayon. Simulan mo na ngayon at mag-aral ka na magbasa ng Quran. Kung mayroong kang kapitbahay na marunong, mayroong kang kamag-anak na marunong, magpaturo ka na sa kanya. Dahil alam naman natin sa month of Ramadan na isa sa mga pinakamagandang ibada o isa sa pinakamagandang ginagawa natin is yung ang pagbabasa ng Quran. Okay. Number two. Kung hindi ka pa sanay magsala ng mga sunna, kasi mayroon kasi sa atin na nagsasala o nagsasala pero ang yung wajib lang, 'di ba? Pero yung mga sunna hindi sila nagdadasal noon. So ngayon kung hindi ka pa sanay magdasal ng mga sunna, gaya ng mga sunna muakkada, sunna rawatib, o sunna salatul duha, salatul tahajjud. Ngayon, pag-aralan mo na, 'di ba? Pag-aralan mo na para pagkasapit ng buwan ng Ramadan is sanay ka na. Hindi ka na mapapagod kasi sinanay mo na ang sarili mo sa mga pagdadasal ng sunna. 'Di ba? Kasi alam din natin na sa pagsapit ng Ramadan, inshallah, is isa din sa pinakamagandang ibada o pinakamagandang ginagawa natin is yung damihan natin yung pagdadasal ng sunna. Okay. Number 3. Pangatlo. Kung ikaw ay madamot, 'di ba? Kung ikaw ay madamot, ngayon pa lang pag-aralan mo na paano maging hindi madamot. Kasi alam din natin na sa pagsapit ng Ramadan, ang pinakamaganda rin, isa sa pinakamagandang ibada na ginagawa natin, yung magbigay ng kawanggawa, magbigay ng sadaka sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa ibang tao, di ba? So kung ikaw ay madamot, kasi talagang may mga tao talaga na madamot, o may mga tao talaga na ipinanganak na madamot, ngayon pa lang, pag-aralan mo na paano magbigay ng paunti-unti, di ba? Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, pag-aralan mo na paano mag-ilibre mo siya ng kape, ilibre mo siya ng tubig, para pagsapit ng Ramadan is medyo sanay ka na. Diba? Sanay ka na. So, pagsapit ng Ramadan, hindi ka manghihinayang na magbigay ng kawanggawa o magbigay ng sadaka sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, o sa ibang tao. Diba? Okay. Pang-apat, kung ikaw ay isang chismosa o chismoso, ngayon pa lang, pag-aralan mo na
itigil mo na yung pagiging chismosa at chismoso mo. Kasi alam naman natin sa pagsapit ng Ramadan, isa sa hindi magandang gawin ang pagiging chismosa at chismoso. Kasi pagka ginawa mo yung sa month ng Ramadan, parang sayang lang yung sayang lang yung fasting mo, di ba? So ngayon, kung ikaw na mahilig magchismosa, mahilig magchismoso, kung saan-saan ka pumunta, pumunta sa kapitbahay mo, pumunta sa kabilang barangay, ganito, ganito. So ngayon pa lang, pag-aralan mo na paano hindi maging chismosa, chismoso. Pag mga walang kwentang bagay, hayaan mo, di ba? Huwag kang makisali dyan, di ba? Sa bahay ka na lang, mag-aral ka na lang paano magbasa ng Quran, di ba? Kasi para naman pagsapit ng Ramadan, yung fresh na yung utak mo, yung katawan mo, di ba? At para hindi rin naman sayang yung mga pinaghihirapan natin sa pagsapit ng Ramadan, inshallah, Allahumma, amin, di ba? Panglima, kung ikaw ay masama ugali mo, kasi may mga tao kasi na masama ugali, although hindi naman lahat, pero meron talagang ganun. Kung ikaw ay hindi medyo kagandahan ang ugali mo, pag-aralan mo na paano maglaylo. Dahan-dahan, hindi mo naman siya bibiglain, ay, ang sama na ugali mo, tapos biglang mabait ka. Kasi mahirapan ka sa ganun, biglang bibiglain mo ang sarili mo. Kailangan, dahan-dahan lang, di ba? Pag-aralan mo paano maging mabait. Kasi para sa pagsapit ng Ramadan, inshallah, is, ano, sanay ka na. Sanay ka na sa pagiging mabait, di ba? Sanay ka na sa pagiging mabait sa lahat ng tao, hindi lang sa kapitbahay mo, o hindi lang sa mga kamag-anak mo, di ba? So, iyon, sa next video natin, inshallah, dudugtungan pa natin to, inshallah. So, ayun, maraming salamat po, mga friendship, sa mga nanonood ng aking video. At huwag mong kakalimutan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa Jumal Batingalo channel, what are you waiting for? Mag-subscribe ka na. And then, mag-iingat po kayo. Keep safe, everyone. And, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.